Magkano ang kakailanganin mong halaga para maipatayo mo na rin sa wakas ang pinapangarap mong sari-sari store sa pagpasok ng taong 2024? Isa-isahin natin yan mga kanegosyo. Simulan natin sa renta, sa mga tokador, maging yung mga appliances na kakailanganin mo, mga produkto hanggang sa mga business permit na kakailanganin mo at iba pang requirements na hinihingi ng gobyerno para makapag-umpisa ka na ng negosyo mo. Number 1. Yung renta ka negosyo. Kung mamumuhunan ka lang rin naman dahil wala kang makitang pwesto o espasyo diyan sa loob ng bahay mo para sa nagawing tindahan, para syempre libre lang 'di ba sa loob ng bahay mo. Pero kung wala kang espasyo, eh magrenta ka na, maghanap ka na ng area o ng location para sa rerentahan mong sari-sari store ka negosyo. So, kapag ka maghanap ka, ang pinaka-challenge diyan ka negosyo, ang hanapin mo ay sana yung lugar kung saan at least 200 meters yung distansya mo sa kabilang tindahan. Kasi sa panahon ngayon ka negosyo, dikit-dikit na po talaga ang mga sari-sari stores. Kagaya po dito sa amin, dikit-dikit na po kami. Pero kung makakakita ka ng location na po pwede mong pagtayuan ng negosyo mo na at least 200 meters ka negosyo yung layo sa kabilang tindahan o doon sa susunod na tindahan, kunin mo na kagad yan kanegosyo. Ang kagandahan kasi kanegosyo kapag ka medyo malayo yung distansya mo sa susunod na tindahan, mas mabilis kang makakaipon ng mga suki mo, lalo na kung nakatayo yung sari-sari store mo nakapaligid sa mga kabahayan. Tapos ikaw lang yung sari-sari store doon, malayo na yung kasunod. Sigurado ikaw yung magiging takbuhan ng mga pangangailangan ng mga tao o ng mga kapitbahay mo sa napili mong lokasyon. Magkano? Usually kanegosyo around 10,000 hanggang 15,000 pesos yung mga ganong klase ng unit. So kapag ganito, maganda na yan kanegosyo, naka-roll up ka na yan, well-painted na yung mga pader, tapos may sarili ka ng CR, may sarili ka ng lababo, at syempre ang pinaka-importante, may sarili ka na rin kontador ng tubig at ng Meralco. Usually mga kanegosyo kapag ganyan po, yung landlord naniningil yan ng 1-month deposit and 2-months advance. So ibig sabihin kung magbabase tayo sa minimum na po pwedeng maging renta natin, which is 10,000 pesos, is makakailangan tayo ng at least 30,000 pesos. So magpapaluwal tayo ng 30 mil para ibayad sa landlord natin kanegosyo. Eto, estimate lang to kanegosyo ah. Maaaring mas mataas pa dyan yung makita mong upa o yung makita mong paupahan. Depende yan sa area ka negosyo, sa dami ng bugso ng tao. Pero maaari naman na mas mababa pa sa 10,000 yung makuha mo. So depende nga po yan sa lokasyon na makikita mo. Pangalawa ka negosyo, kailangan mo ng shelf rack. Importante din to ka negosyo. Sa akin, I highly suggest yung ganitong klase ng rack. Kagaya po ng sa akin, ganyan po yung rack sa tindahan ko. Ang advantage kasi nito ka negosyo, hindi mo na kailangan pang bumili ng kahoy, hindi mo na kailangan bumili ng pako, ng pintura, hindi mo na rin kailangan magbayad sa karpintero. Ito ka negosyo, napakadali, i-assemble mo lang yan. Ready at available na kagad yan. Isa pang advantage niyan kanegosyo, sa kagaya ko, ako every 6 months usually talaga nagre-rearrange ako ng design o ng pwesto dito sa tindahan ko. So pinaglilipat-lipat ko yung mga rack kanegosyo, depende sa kung anong trip ko na bagong itsura ng tindahan ko. So isipin mo, kung nagpa-carpintero ka, nakadikit yan sa pader mo, hindi ka na makakapag-rearrange ng tindahan mo base sa kung anong trip mo sa mga panahon na yun, ano? So halimbawa, eto, nilipat ko dito. So pwede, kasi ditulak lang naman siya. Tapos gusto ko nang lumipat sa ibang tindahan, sa ibang area, madadala ko siya kanegosyo. E paano kung ayoko na? Pwede rin. I-disassemble ko lang siya, pwede ko siya ibenta. So ang tanong, magkano ba yung ganito? So ang bili ko sa isang ganito kanegosyo is 2,500 pesos. So kung makakaupa ka ng at least nasa 10,000 yung rate ng tindahan na maupa mo, siguro pwede ka magsimula sa 4 na piraso kanegosyo kagaya ko. So mga around 10,000 din po yan. Number 3, syempre kailangan mo ng rep ka negosyo. Kung may budget ka lang rin naman, nakaipon ka o FW ka, talagang pinag-ipunan mo, pinaghandaan mo yung pagtatayo mo na sari-sari store, bumili ka na ng brand new. Pero kung medyo limited ang budget mo ka negosyo, yung ganitong klase ng rep pwede na yung ganyan. Tip ko lang sa'yo, kung may budget ka nga, ang bilhin mong rep yung ganito, yung may salamin ka negosyo. Kasi ang advantage niyan, syempre, malakas makatawag yan ng pansin sa mga customer kanegosyo. Halimbawa, may taong napadaan sa'yo, hindi naman bibili, pero nakita yung laman ng rep mo, nakita yung mga naglalamigang soft drinks mo kanegosyo, maaari siyang makabili sa'yo, diba? Bibili siya sa'yo. Kasi, syempre, kahit hindi siya nauuhaw, pero parang nakaka-attract yung mga paninda mo, kaya bibili siya sa'yo. Yun ang advantage niyang kanegosyo.
So ang tanong, magkano? Alam mo kasi yung ganyang klase ng rep, pangarap ko rin po yan. Kaya minsan na akong nag-canvas, nag-inquire na ako sa ganyan. So ang nakita ko yung ganyang klase, 16,000 yan, kanegosyo yung brand new. Pero kung makakakuha ka ng mas mura pa dyan, edi syempre mas okay. Pang-apat, kailangan mo ng bumbilya, syempre, yung ilaw. Swerte mo kung papahiramin ka ng landlord mo. Pero kung hindi, eh sama mo na yan sa budget mo, kanegosyo. Ang tip ko lang sa'yo kapag ka bibili ka ng ilaw, yung LED ang bilin mo. Yung parang ganito. Yan, kanegosyo, binili ko yan sa Divisoria. 150 pesos lang ang bili ko dyan. At napakaliwanag po yan, kanegosyo. Kasi napakaganda sa tindahan kapag ka maliwanag yung tindahan mo. Dahil kitang-kita lahat ng laman ng tindahan mo ng mga customer mo, diba? So sa tindahan na uupahan mo, siguro ang kakailanganin mo dyan, tatlo. So mga 450 ka negosyo. Panlima, bili ka ng lamesa ka negosyo para may patungan ka ng gamit mo. Bili ka na rin ng upuan, at least 2 upuan para tag-isa kayo ng kasama mong magbabantay sa tindahan. Bumili ka na rin ng electric pan ka negosyo. 2 rin ang bilin mo para at least every 8 hours halinhinan sila sa pagbukas para hindi mabilis mag-overheat yung electric pan mo. Ito ka negosyo, optional lang naman to. Pwede kang bumili rin ng TV. Yung maliit lang, kahit nga second hand, pwede na. Kasi kapag ka sa unang mga buwan mo, syempre matumal pa yan. So para hindi ka maboard at para hindi ka mag-isip ng kung ano-anong klase ng negativity na bakit matumal, bakit walang bumibili, eh manood ka na lang ng Itbulaga ka negosyo. Kasi normal naman sa tindahan na sa mga unang buwan mo, eh matumal talaga. Kaya importante na bumili ka rin naman ng TV para nasa ganun malibang-libang ka at hindi ka mag-isip ng mga kung ano-ano na hindi naman makakatulong para sa pag-unlad ng sari-sari store business mo. Pero depende sa'yo ha. Kung bibili ka o hindi, it's up to you. So all in all ka negosyo, yung mga magagastos mo sa appliances mo, kasama yung lamesa, electric fan, kung sakaling maisipang bumili ng TV, eh siguro ang compute ko dito mga ka negosyo nasa 4,100 din po. Pang-anim. Ito ka negosyo, optional lang rin to kung magsisimula ka ng sari-sari store. Pero para may idea ka, sa bigger picture ng plano mong sari-sari store, eh isama na rin natin to sa topic natin, ano? So mag-franchise ka ng ice cream. Ikaw nang bahala kung anong brand ng ice cream ang pipiliin mo. Pero ang ganitong klase ng ice cream is naglalaro sa 4,500. So papahiramin ka na rin naman nila ng freezer, huwag kang mag-alala. Kaya ako na-recommend to kanegosyo dahil sa experience namin, ang lakas makatawag ng ice cream sa mga customer kanegosyo. Hindi ko alam kung bakit eh. Siguro Pinoy loves to eat ice cream, pero kasi sa totoo lang hindi ako masyadong mahilig sa ice cream kanegosyo. Cake pwede pa. Pero sa totoo lang, ang lakas talaga makatawag ng customer ng ice cream ka negosyo. Kahit hindi mo suki, basta may tinda kang ice cream, pupuntahan yung tindahan mo, maniwala ka. Pampito. Kung natapos mo nang i-set up yung sari-sari store mo, syempre, ang kailangan mo ng susunod ka negosyo is yung mga produkto. Diba? Importante yung ka negosyo kasi hindi po pwede kang walang produkto. Ano ititinda mo kung wala kang produkto, diba? Eto, bigyan kita ng tip. Halimbawa, ang budget mo para sa mga produkto na ilalaman mo sa tindahan mo is 100,000 pesos. Hatiin mo yan sa 2 ka negosyo. Huwag mong ubusin lahat yan kagad. So kung nga hatiin mo sa 2, ibig sabihin meron kang 2 50,000 pesos. Yung 50,000 pesos ka negosyo itabi mo muna. At yung remaining 50,000 pesos, yan ang ipambili mo para sa mga produkto na ilalaman mo sa tindahan mo. Bakit? Siyempre nag-uumpisa ka pa lang ang negosyo. Hindi pa aware ang mga tao na nag-e-exist yung tindahan mo. Kaya expect mo na nakokonti pa lang o bilang pa lang yung mga tao na posibleng bumili sa'yo. At kapag ka nagkaganon, kung sakaling yung 100,000 mo, ibinuhos mo kaagad pambili ng mga produkto mo at kokonti pa lang yung mga tao na bumibili sa'yo, anong mangyayari? Expiration ka negosyo. Tatamaan ka ng expiration, tandaan mo yan. At napakahirap kalaban ng expiration ka negosyo dahil siguradong lahat ng mga produkto itatapon mo lang. So yung pera mo mapupunta lang sa basura, di ba? Kaya ang pinaka practical na gawin ka negosyo is hatiin mo yung pera mo. Si 50 mil lang muna ang gastusin mo. Bumili ka lang ng 5-5. Okay lang yan ka negosyo. Oo, naiintindihan kita. Kung first timer ka na sari-sari store owner,
eh talaga naman nakaka-excite, mabili ng sobrang dami kasi sobrang excited kahit kami. Nung nag-uumpisa kami, excited talaga kami mamili kahit hindi naman kami, wala naman kami 50,000. Yung halaga lang na meron kami, parang gusto na naming isagad talaga lahat kasi nakakatuwa. Parang nakaka-overwhelm ka negosyo kapag ka namimili ka, lalo na kung nag-uumpisa ka negosyante. Pero dun tayo sa practical para hindi ka naman malugi ka negosyo. So huwag ka munang bumuhos. Bilin mo lang kung ano yung mga basic needs ka negosyo. At saka bumili ka ng ilang mga hindi naman masyadong kailangan pero katulad ng laruan, mga ganyan, di ba? Kasi pantawag mo sa customer yan ka negosyo. Ngayon, kapag ka medyo nakikilala na ng mga tao yung tindahan mo, napapansin mo na marami nang bumibili sa'yo, dyan yung tinago mong 50 mil, unti-unti mo nang ilabas yan ka negosyo. Unti-unti mo nang bilin yung mga ibang gusto mong paninda na tiniis mo lang munang hindi bilin sa umpisa, di ba? At saka kapag ka nag-uumpisa ka kanegosyo, hindi lahat ng bibilin mo, hindi lahat ng binili mo o ng pinuhunanan mong produkto, ibibilin, ayan ang bibili ng customer mo. So, ang mangyayari dyan, kapag ka may bumili sa'yo at wala doon sa laman ng tindahan mo, isulat mo lang kanegosyo. Sulat mo lang ng isulat. Tapos, sa susunod na namili ka, yun ang bilin mo, pakonti-konti lang rin, hanggang sa mabuo mo yung talagang hinahanap na ng mga customer mo sa tindahan mo. Para kapag ka dumating ka na sa punto na talagang bumubuga ka na ng pamili sa wholesaler mo, eh alam mo na kung ano yung mga fast moving and slow moving products. Kaya maging mauta ka dyan ka negosyo. Ang dami ko po kasi nakikita ang mga sari-sari store owners na talagang kapag ka nagtayo ng negosyo, buga ka agad. Makikita mo, pag opening nila, punong-puno ka agad yung tindahan. Tapos, after ilang buwan, pag dumadaan yung mga buwan, makikita mo parang paubos ng paubos yung laman ng tindahan nila. Baliktad, di ba? Instead na padami ng padami yung tindahan nila, sa kanila paubos ng paubos. Kasi nga, tinatamaan sila ng expiration. Ayun ang hindi nila naisip. Kaya ngayon pa lang, sinasabi ko na sa'yo, ayan ang iwasan mo. Pangwalo ka negosyo. Siyempre, kailangan mo i-rehistro yung negosyo mo. So, kailangan mong magpa-DTI. Kailangan mong sa barangay, kailangan mo ng mayor's permit, yan ka negosyo. Tapos, ire-require ka rin ng fire department na bumili ng fire extinguisher. Nasa batas kasi yan ka negosyo. So, eto, ayoko magbigay ng exact amount kung magkano bawat isa yung ka negosyo. Pero, bibigyan kita ng idea. So, hindi naman siguro aabot ng 10,000 yan, no? Diyan sa inyo. Kasi sa amin mga kanegosyo, nasa ganun lang rin. So, sabihin na natin na mga nasa 9,000 pesos ang i-ready mo kanegosyo para sa business requirements mo o sa mga business permit mo. So, compute na natin kanegosyo kung magkano ang kabuuan ng halaga na kakailanganin mo para maumpisahan mo na yung pangarap mo sa Resare Store. Eto ka negosyo, sinulat ko na dito para hindi ako malito. So sa renta ka negosyo, nag-base lang tayo sa 10,000 pesos a month, ano? 1 month deposit, 2 months advance, so 30,000 pesos ka negosyo. Pagdating naman siya shelf rack, kagaya nito, yung nakikita ninyo sa likod ko, no? So 2,500 apat ang kailangan mo, so that was 10,000 pesos. Tapos rep ka negosyo, 16,000 pesos. Nakabase yan sa brand new ka negosyo, ha. So, ilaw. So, di ba napag-usapan natin? 150. So, tatlo kailangan mo. That was 450 pesos. Appliances, 4,100 ka negosyo. Yung franchise ng ice cream is 4,500 po. Tapos, yung product, sinabi ko sa'yo, di ba? So, 50,000 lang muna ang gastusin mo, ano? Tapos, yung business permit and other requirements is naglalaro sa around 9,000 pesos. So, all in all ka negosyo, umabot po siya ng 124,000 pesos. So, kung meron kang ganyang klase ng halaga at desidido ka na na simulan niya negosyo mo sa taong 2024, mag-isip ka na, magplano ka na ka negosyo para kunin mo na kagad yung pangarap mo at umpisa mo na yan pagpasok na pagpasok ng 2024.